ang iba't ibang uri ng sinig, sumasalamin sa lipunang ginagalawan natin. Kagaya na lang ng permanent art installations sa De La Salle College of St. Benilde sa Maynila. Tinawag itong Stations of a Nation, nahango sa 14 na Stations of the Cross. This would be the students' point of view when it comes to issues about nation building, about being Filipino today, and also about what the future holds for them in the country. 4 na art installations ang makikita ngayon dito, kabilang na ang train. Ang elevator sa 9th floor ng Gusali, pinagmukha nilang stasyon ng tren ng LRT. At 11 o'clock, yun yung sobrang dami ng tao na pumapasok ng LRT kasi yun yung start ng classes. So, naisip namin na parang yung experience with the train is the same experience with our LRT. Inilalarawan daw nito ang mga paghihirap ng commuters, hindi lang sa pagsakay ng tren, kundi pati na sa iba't ibang problema ng transportasyon sa bansa. I experienced the daily struggles that most Filipinos have in commuting, not just in LRT but also in the roads, in jeeps, buses, and basically all the PUVs. Sa iba pang bahagi ng pinto, nakasulat ang ilang madalas sa reklamo ng mga commuter sa tuwing nagkakaaberya sa tren. We also have a role in turning our transportation systems into a better system. This is by merely following the rules of the train stations, by following where to enter and where to exit, and lining up properly. Problema naman sa kawalan ng maayos sa tirahan ang kwento sa likod ng sala. Hango ito sa bahay ng 2 pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay, malapit sa kanilang paaralan. All white ang disenyo nito, tulad ng car battery na ito na siyang nagpapailaw sa bahay, maging ang container ng tubig. Kapansin-pansin naman ang itim na bilog sa sahig na naglalarawan sa palikura ng maraming bahay sa mahihirap na lugar. Ito yung sala na maliit lang siya para sa middle to upper class. Pero hindi natin nabibigyan pansin na yung sala pwede siyang tahanan ng maraming Pilipino or ng isang pamilya. Tiyak maraming millennials naman ang makaka-relate sa video exhibition at silent film na Felipe. Nire-refer niya sa bagong generation. Siya yung parang anak ni Juan de la Cruz. Mas synonymous siya sa word na Filipino. Tungkol ito sa nararanasang pressure ng mga bagong graduate sa kanilang pagharap sa tunay na mundo. Like, pag inisip natin yung future natin, parang di natin alam kung saan ba tayo mapupunta. Huwag niyo masyadong i-overthink kung ano man, kung saan man kayo makakarating in the future. Just accept life as it is. Isang tile installation naman ng mga larawan, ang Bahala na si Batman, na nagtatanong kung bakit nga ba kay Batman natin inaasa ang ating kapalaran. Tungkol siya sa bahala na mentality na meron tayong lahat. Yung mga decisions natin, kuwari parang hindi tayo nag-aral, sabihin na natin bahala na si Batman sa score, sa exam, sa mga bagay-bagay na kailangan natin gawa ng paraan naman. Ang mga likhang sining na ito, paraan para matalakay ang iba't ibang problemang kinakaharap ng ating bayan sa kakaibang paraan. Huwag lang sana itong maging disenyo sa loob ng paaralan, kundi maging hakbang din sa pagbabagong ating inaasahan. Salima Rafran, GMA News.